Sa gabi, na-excited lang ako sa balita ng kasama namin na mamimitas daw kami ng ulibs. Sabi ko naman, basta may bayad, go ako dyan. Dahil sa panahon ngayon, hindi pwede ang free na lang. Ang mahal-mahal kaya ng bilihin. Babae. So, nung nalaman kong pwede yung babae, excited akong pumasok. Kaya yun, sumama talaga ako as in. Ang aga-aga pa, ayan na oh, ang aga-aga pa namin, mga 5 siguro yung nagising na kami dahil kailangan maaga kami makarating doon, 8 yung start ng work. So medyo mahaba-haba yung way namin, kaya ayan naman, to the moon, brum-brum, ayan, ang bilis ng talaga ng takbo namin at madilim-dilim pa yung dinadaan. Ay, hindi lang madilim, madilim talaga. Buti na nga lang dito, hindi katulad sa Pinas na walang kailaw-ilaw. So far, ayan, darga na nga kami ng aking partner. Dahil nga excited na kaming mamitas at super grabe. Ang lamig sa labas. So, parang pinatisihin ko na wala akong mask. Buti na lang may scarf ako, kaya ayun. So, andyan na nga kami at nakarating na kami sa aming tagpuan kasama yung maghahatid sa amin at makakasama din namin sa trabaho. Ayan yung partner ko. Ah, wala pang tao. Parang kami pa lang ata ang buhay. Ayan na, nasundo na nga kami at saka ayan yung kasama namin. Diretso-diretso na kami yan. Walang palyahan, walang hinto at papunta na nga kami sa aming pagpipitasan ng mga olives. Ayan na. O, konting tiis lang. Buti na nga lang eh. Bilis din tumakbo tong sepakler ko kung hindi maiiwan kami. Ayan na. So, hindi pa gaano maraming sasakyan dahil maaga pa. Kaya, ayan, walang pulis. Yung iba, hindi ko na na-videohan nila karanamin dahil nakamapulis nga ako eh. So, kaya yan, konti-konti lang yung video ko dahil sobrang excited talaga ako makita kung paano mamitas ng olive. Dahil, alam nyo naman, sa mga nakikita natin, mga lalabs, ikakaiba. So, ayan, tara subukan natin. Let's go! Bilisan mo, partner, naiiwan na tayo. So, ayan, medyo malapit-lapit na kami dito at medyo sumisikat na yung araw. Tama naman, pero hindi pa rin namin makita si Haring Araw dahil makulimlim talaga at dahil nga pa winter na dito sa France. So, at saka pabundok yung aming aakyatin. Kaya medyo malabong makita natin si Haring Araw. O, diba? Yan. Konting ikot pa. Sige, ikot. Ikot. Hindi nga kami makalagpas dyan eh. Dahil akala namin may problema. Ayun pala, yung truck na sinusundan namin is nagahakot ng mga basura sa gilid ng kalsada. O, diba? Ganyan sila maaga pa nagahakot na. So, yan. Steady lang kami. At eto nga, paakyat na kami. May araw na parang dalawang liko na lang andyan na kami. Sige, partner, kaya mo yan. Mataas lang yan. So, biglang nawala yung aming sinusundan na si Kuya. Saan na kaya siya nagpunta? Nakikita-kita ko na yung mga olives, trees. Oh, olives na, trees pa. Daming S. Diba? Hindi na nagsawa sa S. Oh, ayan na. Nakikita ko na yung bahay. So, sabi ko na eh. Ayan na yung mansyon ni Kuya eh. Huminto na siya. So, ayan. Papasok natin dyan. So, ako naman, bumaba ako dahil akala ko maglalakad kami. Hindi pala. Hindi pala kami bababa. Dito na kami doon sa loob. Papasok pa rin namin yung aming kotse. Dito na kuya? Oh, dito. May kotse. Dalawa lang yung doon. Pababa pa akong malalaman. Pasok na lang. Pasok na po kami sa pagkakas. Oh, dito na. Ay! Bulisan mo na. Ang daming o. Saan? Ayan, dito na. Dito na. Ah, doon pa. O, ano yung mga lalabs at nandito na siya. Excited naman na kung bumaba. Lips. Lips. Lips.
kay baba anak ko. Ay, ganda naman ng resort yan. Yan service natin. Dito ka nagtatrabaho? Oo, dati dito ako. Ngayon? Doon na sa ano, Balawin. Sino nakatira dito? Ha? May Pilipina dyan na isa. Ah. So, ayun nga, may interview portion kaming dalawa ni Kuya, diba? At ayan, naka-astig talaga ng service namin. Magtatapin muna sila ng basura, sure. Mga damo-damo, dahon-dahon. Ang ganda, diba? Kala mo, ha? Service din kami. So, ayun na nga, tinatanong namin si Kuya kung saan kami mag-uumpisa at kung saan ba kami lalarga. Pumapaikot-ikot na nga itong si Kuya at nang sila'y magtatapon muna daw ng mga tinabas na damo ng aking partner. So, ako naman, maglalakad lang ako pababa. Ayan, diba? Swabing-swabing, galing. Pwede naman sana kaming sumakay eh. Ay, ayun na pala si partner. Hindi pala siya sumama. Natakot siya. Baka gumulong siya pababa. O, kaya naman na yan. Sundan natin si Kuya. Sundan natin. Kita niyo mga lalabs. Ang dami-daming olives dito sa paligid ni Madam Lucasa. Si Kulasa nga pala ang aming madam dito. Ang pangalan niya is Kulasa. Dahil... as in, Kulasa naman talaga siya. Oh, nakikita niyo yan? Yan ang pipitasin namin mamaya. So, hindi namin alam kung paano namin yung pipitasin. Isa-isa ba? O aakyatin namin? Oh, so, let's find out. Diba? Oh, ang ganda. Napakaganda nga naman talaga ng view dito. Oh. Saan ka pa? Para ka na lang talagang namasyal sa ano? Sa ibang bansa. Oh, diba? Ay, hindi. Sa Pinas. Kasi nasa ibang bansa pala ako. Hindi, yung bulubundukin ng Pinas, oh. Ayun na nga si Kuya, hinantay niya yung partner ko at mag-aano daw sila. Magtatapo ng basura. Ayun nga, nag-discarga na si Kuyang Jandi ng mga gagamitin para pampitas ng olives. So, ayun, ako naman. Mamasyal muna ako sa aking hasyenda dahil ako yung nag-iisang hasyendera. Oh, charot. Ang ganda, diba? Ay, si Kuya, mabait talaga yun dahil may pabaon pang tubig, may pakain, no, diba? Kasi syempre, pagod-pagod din kami yan. Pagkatapos, mare, tingnan naman sa dami-dami yung pipitasan namin. At hindi pa namin alam kung paano namin yan uumpisahan at paano ba talaga kami mamimitas. Ay, excited na talaga ako dito. Diyan sa part na yan. Kaya kalma lang kayo, ha? Mano-mano lang pala. Mano-mano, kaya matagal. Kakapila na kayo. Ganito pala yun. Ayan o. Tikman natin. Ulib nga. At ayan na yung mga books na gagamitin natin. Parang nasa roadkill movie tayo eh. Ang ganda-ganda talaga ng mga olives at ang ayan yung panghampas. Bunga niya, hindi lang maganda, mapait pa. O, diba? Pero alam niyo ba mga lalabs na ang olive ang may pinakamasustansyang oil? Essential oil kung tintatawagin ba? Basta yun ang pagkakaalam ko.
Tingnan nyo ba yan? Ang dami-dami puno. Paano namin matatapos yan ng isang araw? At ito na nga. Yung aso niya. Ang ganda-ganda. Inagat ako niyan. Ayun pala, juk-juk niya lang. O, ayan. Nagharutan na sila. Nagharutan sila. Natakot ako diyan dahil ang lalaki nila. Nung bigla na lang akong sinunggaban eh. Buti na lang hindi nakuhanan ng camera sila. Kulasa ko eh. O, diba, oh, hinaharot ako. Natatakot talaga ako sa kanila. Yan. Nakita niyo naman ang ganda-ganda ng mga bulaklak. At saka hindi lang yan. Ang ganda-ganda ng place at ang lamig-lamig talaga. Super lamig. So, naka-jacket ako dyan ng bonggang-bonggang dami. Tapos, naka-scarf pa. Oh my God. Kita nyo naman yung mga olives tree. Oh, diba? Baliktad na naman yung isko. Dapat olive trees. Oh, diba? Ayan. Pero mas maganda daw yung olives na ano, pag kinakat yung puno. Ayan, diba? Ganda, no? Pati damo na kasama. So, ayan. Habang nag-aantay ako sa mga kasama ko. Ayan, video-video muna tayo dito. Bidyo-bidyohan muna natin yung mga paligid, mga puno, mga damo, mga bulaklak. Ayan, o, diba? Ganda naman. Appreciate ko lang yung nature. Ang tanong kong appreciate nga ba din ako ng nature? Ganda ng ano, ng bila. Pero walang nakatira dyan. Hindi rin pinaparin. Kaya nakakatakot din. Baka may mumu. Ayan na nga! O, diba? So, ayan ang bad ni ate. Yung paglatag ng net, hindi ko na nakuha lang dahil nakabantay sa amin si Kulasa. Ang bait ng aso niya. Eh, hindi naman si Kulasa nakabantay sa amin yung aso. O, diba? Kaya yan, hanggang dyan lang yung mga nakuhanan ko dahil meron tayong guard. Mahirap na yun. Baka makumpiskate ang ating iPhone. O, diba? Sayang. iPhone daw, diba? Ayan na nga. So, ayun na nga, after nung break namin, ayun na, dito naman na kami sa kabila. O, yan, si BCJ, hampasin mo yan. Ihampas mo lahat ng galit mo dyan. Sige, sige pa. Hampasin mo pa ulit. Sige, yan. So, ayan, yung mawala ng galit mo sa mundo, iubos mo dyan. Kaya pa, kaya pa. Papayat ka ng pag-araw-araw ang ginawa mong ganyan. Hampas, ikaw ang ihampas sa puno. Tara. So nakadami na nga kami. Oh. Nakadami na nga ako. Dahil nagahampas din ako niyan. Hindi sa puno, dyan din. Ay nako, ang masasabi ko lang is masaya kasi. Alam niyo naman, basta may bayad, masaya. Pero pag free, ay syempre hindi masaya dahil nakakapagod. Maghapon ka nakatayo, tapos ayan, maghahampas ka. Ayan. Diba? Nakasampu lang naman kaming basket lahat. O, diba? Nakakatuwa. Ang dami. Ayan na si Kuya. Ika-ika dahil napagod. Nakita nyo naman ang ganda ng paligid, o. Ayan, pakatapos namin yan manguha. Hindi pala nag-picture-picture ako. Nag-video-video ako ng mga magagandang tanawin dyan. So, ayan. Tapos na kami. At mag... Nalagyan na lang kami ng mga ibang gamit namin. At saka yung ibang napitas na namin dyan. Ayun na. Nandyan na kami sa una namin na ginawa. Ayan. Nakita nyo naman. Yan yung unang ginawa namin. Nakalima ata kami dyan na basket. Pero in fairness ang bigat niya. At marami. Sa isang puno siguro. Mga dalawa tatlong basket makukuha mo. Ang ganda, oh, pababa yan, pababang pababa. Kaya pag tinulak ka dyan, makukuha ka na nila sa ilog. Kasi may ilog yan dyan sa pinakamababa. So, sobrang ganda. At saka nag-i-snow din pala dyan, sabi ni ate, yung tagapamahala ng bila. Ang kaganda naman, no? Sana all makakatikim ng snow, oh, diba? At yan, mga bulaklak na yan, ay damulak.
Ayan, mga lalabs, very very proud nga naman kami sa nagawa namin dahil nakadami kami in fairness sa 8 hours, yan ang nakuha namin. Diba, ganda ng paligid mo? Pinapabalik pa nga pala kami sa susunod na linggo, so ayun, sana makabalik kami dahil mukhang desidido naman tong partner ko na magtrabaho. Eh di, sayang din naman ang 150 sa isang araw, diba? Basta may bayad eh. Nasa mabuting usapan yan. So, paano mga lalabs? Hanggang sa susunod na pag-harvest ng olives. So, sa susunod, iba naman. Bye!